Okay, pag-usapan natin yung sanction ng Amerika saka ng mga European Union na kabahagi ng NATO, syempre, sa Russia. So, doon, nakikita natin na tumatalab na mabigat din pala yung sanction na binigay ng Estados Unidos saka kalyadong bansa na European Union also. Kasama niya na dyan yung Spain, France, Germany, Poland, at kung ano-ano pa, saka United Kingdom, isa sa malakas na bansa sa Europe. So dito, una, nagalit ang mga nakasubaybay sa gera ng Russia saka Ukraine dahil parang pinabayaan daw sila ng NATO. Pero makikita mo naman na hindi siya bahagi ng NATO. So siguro tinetesting ng Amerika kung gano'ng katatag yung Russia. Nakikita nyo naman na iniiwan na lang yung mga tangke ng Russia doon. Saka binibigyan pa ng armas at pera, pondo ng Amerika at ng NATO ang bansang Ukraine. Yung si ang pinuno doon, ang presidente, si President Zelensky. So saka yung mga binibigay na armas, talagang state of the art, talagang yamado pa rin yung Ukraine. May papansin nyo, Ukraine pa lang ang kalaban ng Russia, ang dami nang nadudurog sa mga armaments nito, tulad ng una yung main battle tank nila, yung mga helicopter, tapos yung mga jet fighter, napakabagsak na rin ng Ukrainian Air Force. Pero made in Russia rin gamit ng Ukrainian, no? So ang hiling nila sa Amerika saka sa karatig bansa na Europe, especially yung mga kabilang sa NATO o North Atlantic Treaty Organization, padalan sila yung mga British made na o Western made na jet fighter, tulad ng saka sa Amerika na F-16 saka F-18 na jet fighter para mas lalo silang maging yamado sa labanan. So dumako naman tayo sa sanction ulit na pinataw ng Amerika dun sa Russia. Kung mapapanood mo yung YouTube channel ng Vice, hindi ito yung kay Vice Ganda, yung Vice sa Amerika, ang pangalan ng V as in Victory, I-Z-E, sorry, V-I, V as in Victory, I tapos CE Vice, ay yung media na sa Amerika din nakabase. Makikita mo yung mga nagsasarahan na rin yung mga ano doon, mga sa Russia, yung mga negosyo sa mall, sa supermarket, yung ibang mga dilata, napapakante na yung mga estante doon, nagpapanik na rin yung mga tao, yung iba nag-iiyakan na, yung iba mga negosyante, umaalis na rin, yung mga foreign businessman, syempre malulugi sila doon, sakop ng sanction yun eh. Tapos yung iba doon na istante, pati nga yung makeup, ultimong yun, baka siguro isang linggo na lang o susunod na buwan, baka wala nang pamalit o pang refill sa ibang mga produkto doon na nasa istante. Kasi may pinapakita yung Western media doon, yung Western reporter ng Vice, na nagpapanik na yung tao, iba nagwi-withdraw na sa bangko nila, especially sa ATM. Iba naman mga Russian na nasa ibang bansa o kaya stranded sa Pilipinas, sa Vietnam o sa Mandaco ng bansa, naubusan na rin daw ng pera. So tingnan nyo kung gaano kahirap saka gaano kamantag yung sanction. So eto yung binibigay ng mga, kung tutusin na hindi pa rin nagpapabaya ang Amerika sa kalyado nila na Ukraine. Hindi nga sila kasali sa NATO, pero yung pangakong tulong, hindi pa rin sila panabayaan. Isipin mo, kung hindi binigay yung sanctions saka yung armas, hindi binigay sa Ukrainian soldiers, hindi sila sinanction ng, hindi sinanction ng Amerika saka European Union yung bansang Russia, masusupport pa na Russia yung mga panggera nila. Eh ngayon, sinanction sila, diba? Yung una pa lang.
may bigyan ng sanction sunod-sunod, baka mayroon pang iba pa. Hindi mo na mapapagawa yung tangi mo, yung tangi ng Russia, kung ikaw yung presidente, no? Ano ang kakainin ng sundal nyo? Yung mamaya nyo, walang trabaho, bagsak, pati yung tax nila. Saan kukuha ng pondo ang Russia? Maski ang China natakot. Kasi pag tumulong ang China, isang sanction din yan ng mga pangyarihan bansa, isa na din ang Estados Unidos o Amerika. So, bagsak din sila ang tutusin. Yun ang hindi naiintindihan ng iba, yung mga panatiko ng DDS na believe na believe kay Duterte na sa China raw tayo magkakaroon ng kaunlaran, which is mali. Makita mo yung gulong ng Russian tank pinagawa pa sa China. Kita mo ano nangyari. Pag dumadaan siya sa putikan, lumulubog siya. Isipin mo lang kung tumulong ang Amerika agad saka ang NATO. Halimbawa, didurog na durog agad ang Russia noon. Anong gagawin nila? Gagamitin yung nuclear nila. Nakaabang na rin ang Amerika dyan saka ang European na nation na kasali sa NATO. Siyempre, ilan na ba may nuclear armament sa Europe, United Kingdom, France, Germany. Isama mo pa dyan ang Amerika. Ilang stockpile ng Amerika na Russia mag-isa lang. Isipin mo yon. So kung talagang magkakagipita, huwag naman sana mapunta sa nuclear war. Siguro kung gagawin ni Putin yun, suicidal na siya nun. So sana keep praying na hindi na masundan pa tong gerang to, hindi na magtuloy-tuloy. Mapasuko na sana ang Russia dahil hirap na rin sila dahil sa sanction para na silang daigpan nilang na COVID ulit. COVID virus, mga ganun. Dahil sa hirap ng buhay na sa Russia, lahat nagsasara na. Maski McDonald's, nagsasara na rin. So, saan kukuha ng tax si Vladimir Putin? Yung kanyang mga kalyadong mga tinatawag na oligarchs o mayayaman, naka-priest na rin ang pera na sa ibang bansa. So, hirap na hirap ang Russia ngayon. Ang Ukraine, puunan din niya pagkatapos ng gera, pag nanalo na sila. So, nakikipagtigma sila para sa bansa nila. Hindi sila natawag sa nuclear na Russia. Hindi katulad dito sa pinapalaganap ng DDS. May nuclear ang China. Kung gamitin bilang, dito na pagkat tayo. Yung radiation nun, ang laki epekto sa Asia mapasabugan. So, sana matigil na rin yung gera dyan. Sana manalo na nga ang Ukraine. Kaka-supply ng NATO. Para hindi na tumas yung taong unahing pilihin, lalo na nun yung gasolina o kruto gawa na itong gerang to. Pero sigurado bagsak ng Russia. Yan po. Salamat sa ito na po muna yung podcast ko ngayon. Excuse. So, salamat po ulit.